up my dude? So welcome to another video, and for this video ipapakilala natin yung bago nating lineup. So dun sa mga comments dun sa mga previous origin videos natin, marami nagre-request sa akin na sana daw ibalik yung RBP. Of course naiintindihan ko naman kung bakit nila nire-request yun, kasi they want to really kumbaga iparehas kung ano yung lineup na gamit ko sa lineup na gamit nila para mas matutunan nila yung isang lineup. Ang problema natin, of course, is wala tayong beast. So, yan lang yung meron tayo. Ang pinaka-beast natin dito is si Buba, which is yung free. Ito yung free na ano, na Axie. So, naisip ko, kung ang beast na ipapakita ko is free Axie, ibig sabihin lahat meron. Baka meron mas better na Axie na pwede kong gamitin imbes na RBP. So, nakita ko tong si Ena. So, si Ena ang ginagamit ko ngayon. Kung nakita niya yan sa, ito, sa lineup na naka-select ngayon, si Ena yung gamit ko. So, bakit napili ko si Ena? So, una, free Axie siya. So, ibig sabihin, kasi yung Terminator, of course, for sure, meron karamihan sa atin yan. Then, yung plant naman is the usual plant na cactus, October tree, carrot, tsaka yung cereus. So, for sure din na ito yung old school plant na meron tayo. So, karamihan ng mga scholars na Terminator user, ganito rin halos yung plant. Siguro magkakatalo lang sa mata tsaka sa tenga, pero ganito rin lang halos yung plant nila. Ngayon, si Ena, gusto ko siyang gamitin kasi gusto kong hindi naman sabing exploit, i-take advantage itong back part niya. So, tingnan natin ano ba yung skills ni Ena. So, una, puppy, yung mata niya. So, heal siya. 45 heal siya. Tapos kapag nabunot siya, automatic may 20. Tapos yung club, yung cub, yung bibig niya. So, kapag nabunot, pag ginamit mo siya, pag first card mo siyang ginamit during the turn, magdodraw ka ng skill or secret card. So, usually, ang binubunot ko na secret card, i-explain ko na lang mamaya ito. Sakura, pang heal ulit. Kada magpiplay ito ng, kunwari, ginamit mo ito, tapos tinarget mo, let's say, kung sino man, si Terminator or yung plant, or si Ena mismo, pag nag-play pa ng card to, once na ginamit mo to, mag-heal siya ng 10 per card na gagamitin mo. Mandarin, so init, ibig sabihin, lagi kong hawak to, kukuha ko ng mandarins. Yung mandarins, ano yun, zero cost, heal 30. Then, eto nga, magic sack. Eto yung main reason ba't natin ginagamit si Ena. So, retain, pag nabunot mo, ibig sabihin, hindi siya i-discard hanggat di mo ginagamit. Pick a card. Doon sa hawak mo. Doon sa hawak mong card during that round. Next turn, add 2 copies of it to your hand. Ibig sabihin, kunwari hawak mo siya, magic sack, tas may iba ka pang hawak na cards during that turn, di ba? Pag pinili mo yun, the next round, kahit nagamit mo na yun, makakabunot ka ulit ng 2 kopya nun. Okay? Then, Aegis Talisman, 80 shield siya. So, papaita. So, ang goal, ang gameplay nitong, na-realize ko kasi medyo parang OP in a sense tong si Ena dahil doon sa magic sack. Kasi kunwari, meron kang, mamaya may kita nyo doon sa isang video kung bakit siya OP. Pero, grabe yung ano na to. Grabe yung sustain ni Ena. So, ang ginawa kong positioning sa kanya, si Champy Baby, sa harapan siya. So, ang taas mid tong plant, tapos likod termi. So, papaita ko sa inyo yung ano. Medyo nagmamadali ako. So, hindi na ako magano. Hindi na ako maglalaro ng live arena. Papaita ko sa inyo yung replay. And ginamit ko siya 2 times. So, ipaita natin yung una. Again, ang gameplay nito is sustain Ena sa umpisa. Gamitin mo lahat ng heal niya to sustain him para buisitin yung damage, yung para kumbaga yung mga damage nito, sinasayang natin yung ano niya, yung galaw nila, yung cards nila i-rotate out. Habang sinusustain natin to, minamaximize natin yung damage output ng plant at ng Terminator. Papaita natin kung paano yan.
So, first tayo. So, dito. Ayan, tinawag ko kagad yung chump. Tawag kagad ng chump. Rosa. Ayan, Terminator sa likod. Chump sa likod. Kasi, but yung likod ang tinarget ko? Kasi meron siyang koi. Merong oranda. Tapos si Ena, binabuff ko lang. Nagano ako nung, nagplay ako nung Mandarin. Kumuha lang ako ng pang-heal. So, dahil nasa kanya yung pinakamalalakas na damage, yung Koi Oranda, siya yung chinamp ko. Okay? So, yan. Hindi niya magagamit yung Cactus Puppy niya. So, dito siya sa Mid-Aqua kukuha. Swerte niya kasi yung tatlong cards nakuha niya from Mid-Aqua. Tingnan niyo kung paano ko isusustain, kung gaano ka OP itong Axie na to. And 250, di ba? One round na yung nasayang natin sa kanya. So, depensa ulit, Gu. Tourney Caterpillar kasi naka-debuff naman siya. Tapos heal ulit. So, chill lang tayo. 280. So, ibig sabihin 40 pa lang yung nababawas nila dito. Ayan na yung malalakas na damage niya, yung Koi Oranda. Kasi pwede siya mag-coin dito, tapos sabay Oranda. Kaso hindi niya mapapatay. Ay, tinapon niya. So, gamit siya ng isa pa. So, nagdepensa siya. Sustain ulit natin. Mandarin ulit. So, yan. Minagic sack ko na. So, I think ang kinuha ko dito yung carrot eh. Carrot ba? Ayan, kuha ulit ng mga, ano, kuha ulit ng mga depensa. Pinahina natin damage ito. Heal ulit. Again, ha, hindi pa niya napapatay ito. Mas mataas na yung buhay ko kung iisipin nyo. Kasi 70 shield. Mas mataas na yung buhay ko dyan. Ano pang pinulot ko dun? I think, ano ata, yung carrot para bumabalik. Ah, carrot nga eh, no? Dalawang carrot binigay sa akin. Ngayon, sulit sa akin to. Diniscard ko yung Jinx. From Sirius, diniscard ko yung Jinx. So, baliwala yung Jinx niya. Diba? Tapos, dahil may carrot tayo, bumabalik. Dahil nabasag na natin yung shield, bumabalik na yung energy natin. 2 pa rin yan. And, 2 pa rin yan. Ngayon, Mandarin, kuha ulit ng heal. Ayun, lamang na ako ng buhay. Hindi pa rin niya napapatay. Turn 7 na, hindi pa rin niya napapatay yung front aqua ko. Ay, yung front axe ko. Ayun, ngayon pala niya mapapatay. At sa wakas, napatay na niya. So, yun lang yung gameplay, no? Kailangan lang natin anong tawag ito? I-sustain. So, bilisan na natin itong replay. So, tayo naman ang papatay. Wala na tayong kailangan i-sustain, eh. Yan, tayo naman shields up dito. Ngayon, lamang na tayo. Kung titingnan nyo sa buhay, 280 na lang to, 325. So, even though masakit to, kaya itong, yung back axie niya yung target natin kasi nandun yung pinakamasasakit na, ano, na cards. Yung Koi Oranda ang target natin dun, no. Kaya yun yung usually, yun yung usual na, ano natin, tatargetin natin. Ngayon, paano niya papatayin yan? Ayan, lagi natin kinokontrol to kasi, hindi naman natatakot pero pinaprevent natin na makuha nga niya yung Koi Oranda or magamit niya yung Koi Oranda. Ayan, kagaya niyan. Sayang yung koi niya, di ba? Imbis na 150 yan, dalawang aqua. Hindi niya magagamit against our ano, against our plant. Ito inisip ko, naalala ko to, inisip ko kung mag-heal ako ng cucumber. Pero naisip ko, bawasan na lang just mag-shields up imbes na mag-cucumber. Kasi, naitaon na namumula na medyo bawas na to. So, ang target natin dito ngayon is
In 2 rounds, kailangan mamatay na tong plant natin para umikot na yung cards natin. Kasi ginagamit natin yung mga banish cards. Ang dami na natin banish cards, oh. Ang gusto natin, maiwanan yung skill set lang ng Terminator. Ayan, control lang. Yung chump, gamitin nyo lang siya sa kung kaninong card kayo, kaninong Axie kayo nalalakasan ng damage. Ayan, yung Oranda, hindi niya magamit sa atin. So, hindi pa rin niya mapatay yung ano natin, plantito. So, ngayon, serious again. Serious ano? Serious Jinx. Ayan, nag-quit na siya. Kasi 2-1 eh. Sustain, then damage. Ito mas, ito yung kapangyarihan ng sack. Yung next video. So, to next video, free Axie yung dalawang gamit niya, plus isang Aqua. So, yan. So, namula si Ena. Of course, wala naman tayo magagawa dyan, di ba? Sa kung anong ginagawa niya sa atin. So, namula si Ena. Eto na. Panay depensa. Wala tayong attack cards. Pero, of course. Again, sustain lang, di ba? Nakita nyo, hinil natin si Ena. Papi-papi lang tayo. Tapos, sakto, ang ganda nung chump natin. Ay, ang ganda nung sleep. Sleep pala. Ay, magic sack. Of course, ang tinawag ko dito, dalawang tiny turtle, dalawang chump. So, ang ano nito, ang gagawin ko, gamit lang siyang chump. Tapos, next round, icha-chump ko tong dalawa. Icha-chump ko tong dalawa. Yun yung power ng magic. Ano, magic sack. So, there will be a turn na wala siyang gagawin. And dalawang chump tinawag ko. Tapos, mayroon akong 4 na energies. Tourney Caterpillar, patay. Tapos, tag-isang chump. Balik lang yung energy ng carrot. Tag-isang chump. Eh. Yan yung kapangyarihan ng magic sack. And I think magkukwit na yung kalaban dito eh. Somewhere, ayan o. May isang turn na wala ang gagawin. Yun yung kapangyarihan ng magic sack. Tapos di pa niya napatay itong si Ena. So, grabe tong Axie na to. Grabe tong Axie na to. I think kaya nito mag-carry talaga hanggang higher rank. Dahil nga dun sa, ano, dun sa mga cards din niya. Sustain, then magic sack ng importanteng card na tingin mong kailangan mo for the next round. Ayan. So, yun yung ano natin. Yun yung galawan natin. And, I'll try to, ano, bukas sa live arena gameplay natin, makikita nyo tong team na to na live gagamitin. And, pero, so far, maganda yung pakiramdam ko sa team na to. Matagal ko na rin pinag-isipan. Hindi naman, ano, pero matagal kong pinag-isipan tong kasi nga doon sa request ng RBP na yun yung iniisip ko eh. Paano ko gagawin yung request nyo? Eh, wala akong beast. So, naisip ko yung mga free Axies. And, yun nga. Una kong pinag-isipan si Buba. Ito yung literal na beast talaga. Nagbigyan natin ng rune si Buba. Ito maganda eh. Pero kasi based dito sa ano niya, hindi siya babagay doon sa ano natin eh. Doon sa lineup natin. Kasi if you look yung skill set niya, sobrang aggressive, well, kasi beast nga siya, so sobrang aggressive nung skill set niya. Tapos dito, we don't have enough sustain para makabanat na makabanat. Kasi dito sa Origins, bihira naman yung backdoor cards. So, ang goal talaga natin is, ang goal kapag ganun is one assassin, two bodyguards. Eh, dahil nga, Terminator yung isa natin, so konti lang din yung sustain. Yung plant natin, konti lang din yung sustain. Ayan lang yun, o. Ito, pumpkin, tsaka tong cucumber lang, tas the rest, damage cards na siya. May hirapan tayo kung gagamit na natin si Buba, kaya napili natin is si Ena, and kitang-kita nyo naman, siya naman, pure sustain. Wala siya halos damage cards maliban dito, so ang kagandahan pa nito, initial, pag
kapag nag-draw ko ng secret card or skill, it's either this one or sorry, napindot yung this one, yung scar, para makuha natin yung champ. Again, kailangan lang natin makuha yung champ kasi once na ginamit natin yun, meaning nun, meron tayong isang Axie na madi-disable. And grabe yung disable dito sa origin. So, talagang solid. So, ayan. Quick video lang tayo. And again, sobrang open itong Axie na to. So, medyo actually feel ko, sa kanya ko nakita na feel ko gagana yung isa kong tinituri craft na deck talaga. Na baka in once Axie was Axie Origin is officially released or beta na siya, yun yung gagamitin kong main deck. Pero as of now, dito sa Terminator na to, Terminator lineup na to, sobrang solid nung synergy niya ni Ena dito sa dalawa nating Axie. And I think this will be enough para mag-grind or para mapag-climb ng rank yung mga Terminator user. And na ano, na Terminator user na hindi ko magamit nung beast. Kasi yung beast dito, medyo hindi ko feel yung beast dito eh. Dahil nga dun sa synergistic nature of the game. Parang maganda lang talaga na beast dito yung ano. It's either Fury Form na build or yung Triple Nut. Pero syempre hindi naman natin nakita yun or hindi naman ganun yung karamihan ng mga beast na hawak natin kasi nga 'di ba sino ba naman mag-aakala ng origins nung binili ang ano 'di ba. Pero yun, again, I feel very solid dito sa lineup na to and susubukan natin siyang i-climb. As of now, nasan tayo? Here tayo. So, ang sunod na ata nito is boar. Tapos boar, bear, wolf. So, try natin umabot ng at least tiger using this lineup. Hindi na tayo mga ngarap ng dragon or challenger kasi nga dahil sa oras. Pero, I feel very solid na kaya nitong umabot nun. Kasi naita nyo naman, may double aqua tayong nakalaban kanina. Kahit pa sabi mo triple aqua siya, basta na-control siya ng Terminator. And, ang dami kasi yung pangkol eh. Ang dami nating pangkol against dun sa highest damage dealing axe niya. Kayang-kaya nating sumabay. So, ayan. Again, please welcome my new lineup hanggang mag-release ang officially ang Origins. So, ito ang gagamitin natin. Again, and ayun. So, sana na-solve ko yung problema natin na wala akong beast and sana magamit nyo rin or marami kayo natutunan sa video na to for this lineup. So, again, maraming salamat sa 32,000 subscribers natin sa YouTube and sa mga tao sa Anti-Terminator Club. Maraming salamat and of course, very much appreciated pa din of course ang mga Terminators natin or yung mga moderators natin that keeps the channel alive. So, ayun. Quick video lang. Happy MMR and SLP grinding madudes on V2 and happy theory crafting on V3. Bye!